Paano po namin ligtas ng sarili namin? So guys, di namin in-expect na ano pala siya, like lalagpas na siya sa level ng Ondoy, which is, mami, ano yung 20, ano yung Ondoy last year? Basta yung last time na Ondoy, nasa 21 siya. Tapos yung ngayon, which is yung Ulysses. Last year. Ay, last Ondoy. 21.9. So, we're not prepared. So, yung ngayon, na bagyong Ulysses, umabot siya sa 21.9. And sobrang hindi talaga kami prepared at all. Kaya sobrang nagulat talaga kami sa nangyari. So, ayun, ngayon nandito kami sa jeep. And nandito lahat talaga ng gamit namin. Kami prepared niyan, pero may mga naiwan pa to the max na talagang na nakuha pa namin lahat, lahat ng sasakyan namin na naisalba namin. So mas okay din kahit papaano, kinulang lang kami sa oras. Kaya thank you pa rin kay Lord at saka kawawa din yung mga ibang mga na-trap, marami po. Lalo na dito sa part ng Provident and Malanday sa Tumana. Sobrang good move nang ginawa namin. Like, ito talagang sasakyan na to, which is yung jeep talaga. Dito talaga kami sumakay para makalikas kami agad. Tapos yung lahat ng gamit namin. Kasi kung gagamitin natin yung sasakyan natin, wala tayong masasalba, eh, diba? As in, sobrang wala talaga kaming masasalba. Kaya sobrang okay nung naging decision namin na ito yung gamitin namin. And then, sobrang nakakaawa talaga yung iba kasi ang dami talagang nire-rescue sa mga, alam niyo yun, yung mga talagang places na sobrang affected ng, ano, ng baha. Kasi talagang iba na lulunod na ganun. So, nag-start yung ulan, mga parang 11 ng gabi, yung tuloy-tuloy talaga, hanggang morning na siya. 24 hours gising ako, hanggang ngayon. Sabi, wala pa talagang tulog si mami ngayon. So, ayan yung nasa paligid namin. Dami talaga, promise. Guys, ayan yung Provident. Grabe, nakakaiyak. Ang daming tao. May tubig pa kaya super daming tao dyan. Sobrang puno pa ng Provident, guys. And then later, papakita ko sa inyo yung itsura naman nung pinaka-river namin. Mga Coast Guard din, nandito din sila. As in, ito yung ngayon yung situation sa Marikina River, guys. Ito yung nakikita nyo sa... Hala, oh my gosh! Ayun yung tao! Ganun, guys. Oh, sobrang tangkad niyan. Ayan, ito yung situation ngayon, guys, ng Marikina River. Hopefully, guys, hindi na talaga sana ito maulit. Kasi nung time na naranasan ko to, sobrang bata ko pa. As in, sobrang. Ngayon ko na lang sa ulit naranasan. Thank you.
din palang kuryente dito. And yung iba, sa labas lang sila nagsistay. Ayan, papakita ko siya sa inyo. Watching this, I'm very sure na nakita niyong binaha kami. And yes guys, binaha po kami, but luckily me and my family are safe now. So thank you so much sa lahat ng nag-message sa akin. Napanood niyong clips, yun lang talaga yung mga dinocument ko for the sake na meron akong malulok ba kung ano ba yung nangyari sa amin ng family ko last time na may experience namin yung Typhoon Ulysses. So I wasn't planning to vlog at all, as in sobrang down ng system ko that time kasi sobrang tagal ko nang na-experience yung Typhoon Ondoy. So, 2009 pa yon. So, 9 years old pa lang ako noon. Ayun na nga, binagyo na kami and binaha na kami. And, grabe, na-realize ko nung time na mag-isa lang ako habang naglilinis sila ng bahay, na sobrang swerte ko, na sobrang bait sa akin ni Lord, and sobrang bait niya sa family ko. Kasi, nandito kami, we're still alive, and sobrang safe kami. Lahat ng gamit na kailangan naming isave na importante, na-save namin, unlike yung iba na sobrang walang-wala na talaga silang na-save. Kaya, that night, na-realize ko na I have to do something, I have to work on something na magiging relevant during this time. Wala akong naisip na gawin kung hindi makatulong sa kanila that night. And I really tried my best to brainstorm kung ano ba yung pwede kong gawin para makahelp sa mga taga Marikina na sobrang naging affected sa nangyaring bagyo. So, dun talaga ako nagkaroon ng wake-up call na I have to do something. I have to help them. Hindi ko kayang magpakasaya after that eh. Nung time na sobrang safe na kami, as in alam ko na safe na kami ng family ko, okay na yung bahay namin, hindi ko magawang bumalik sa normal life ko. I can't go back to the normal Chanel na puro Instagram lang, puro post sa Instagram kung ano ba yung ginagawa ko in my everyday life. Vlog ng mga bagay na mga sobrang maarte. Hindi ko kayang mag-function ng ganun during that time. Kaya sabi ko, I have to do something. I have to help my fellow Marikenos. Kaya nagkaroon ako ng will para gumawa ng first ever donation drive ko. Na sobrang saya ko kasi we were able to help 400 people here in Marikina City. Babe, thank you. Guys, meron na tayong mga face shield and ayan, meron pa tayo dito, so super dami pa nila, and then meron tayong mga face mask. Sa area na napili namin. So, eto, around Malanday siya. And actually, baha pa rin sa kanila ngayon. So, we decided na dito kami pumunta. So, medyo, Mami, meron pa bang baha dun? Mami! So, actually guys, hindi namin sure. Pero alam ko, meron pang baha dun. So, kailangan namin to bitbitin. And ipapark na lang namin yung sasakyan dito malapit. So, andito ako sa likod. Actually, kayo na pa ako nasusuka kasi punong-puno na kami sa sasakyan. Kaya, ayan, nandito lang kami. Ako pala, I mean, andito lang ako sa may likod. So, kailangan talaga natin maglakad. Kailangan namin maglakad papunta dun sa mga hindi napupuntahan na area. So, ayan siya. Wait, so ano, paano tong mga dala natin? Sisilipin muna. Iwan na lang namin yung sasakyan dito, and then kukunin lang namin tong mga napa rain mo. So ayan, ibababa lang namin to, tapos
bababa na kami doon. Update namin kayo later, guys, if nandun na kami. Bye, guys! Guys, maglalagay lang kami ng plastic sa paa kasi wala kaming boots. Pengen plastic! Pengen plastic! Dalawa. Madita, sakti, bumili ka eh. Bumili ako. Medyo may aboy pa yung ano nila dito. Yung putik. No? Pero okay lang. Ito siya. Paano tayo tatali? Madulas tayo ah. Wait lang. Ito siya. Ayan. Wala kaming boots, kaya maglalagay lang kami ng plastic. Uy, ate! Huwag kailangan sa tuwan eh. Bumaba ka na. Oh my gosh. Kawawa nga. Parang hindi sila masyado napupuntahan. Like, inuuna na yung mga nasa harap, no? Inuuna yung mga nasa harap. Okay. Oh, ano ba yan? My dito, bang dito kami, ano? Ayun yun, mabaho. It's like, Gusto mo sa mama, ha? Sabi mo, malis muna sa likod. Malis muna sa likod. Malala, atras! Buti hindi ka nagudulot dyan. Hindi mo, yun ang buti. Ito lang kayo, sige, ayun na, ayun na. Ayun na. Isa-isa lang po, isang tao, para mabigyan lahat. Ano po? Clips na mapapanood nyo, guys, is yun yung mga clips na pinagsama-sama ko lang. I feel like kailangan nyo malaman to, or like kailangan nyo makita to, since ito talaga yung nangyayari sa life ko recently, and ito talaga yung pinagkakabisihan ko, which is yung donation drive nga na ginagawa ko. And I'm very happy kasi na-compel ko siya kahit sobrang hindi ko talaga alam kung makakabuo ako ng vlog out of it. Maririnig nyo sabihin ng bata, sana umabot Lord, kasi sobrang haba ng pila and hindi niya sure kung makakaabot siya. So, sobrang cute lang talaga. But, yes guys, go panoorin niyo lang siya and super matotouch kayo sa mga makikita niyong mga faces na natulungan natin. Yung aabutin lang ha! Sana umabot, Lord? Salamat! Thank you! Todo, todo.